Hi guys, it is Coach Ron here of Team Muscle Darts Rocks. Pag-usapan natin yung ano ba maganda? Yung naka-monthly ka sa gym o yung paiba-iba gym mo? Parang kahit mga ibang American fitness channel, hindi pa nila natatopic ito. So again, ano ba maganda? Naka-monthly ka sa isang gym lang or iba-iba ang pinag-gyman mo? Yung advantage and disadvantages. Let's first talk sa pagka naka-monthly ka lang. Yung nasa isang gym ka lang. Siyempre, pag nasa isang gym ka lang, naka-monthly ka na. Nakatipid ka kasi nga monthly. You make friends there. You'll be comfortable with the place. Diba? Alam mo na kung anong gagawin mo. Nandun na yung mind-muscle connection. Mind-muscle connection, guys. Sakit na ako. Ayan. Yun. Sasanay ka doon. You make friends. May sarili kang time, they'll notice you na ikaw you're always cause your same time, on your own pace. Yan. Sasanay ka sa mga gamit. Yun ang advantages. Yung disadvantages naman, hindi lahat ng gym, for example, pare-pareho yung 10 pounds. Sa iba, yung 10 pounds, yung maliliit na York pa nung araw. Kung alam nyo yun, I know, alam nyo yun, guys, yung York na plate. Yung iba naman, navigator, mas magaan na plate din. I know you know that, guys. Yan. For example, dito sa Marlon's, maliliit yung 10 pounds. So, yung 120, kaya mo. Pero pag pumunta ka sa anytime na yung 120, yun na yung 60 pounds, eh hindi mo kang 60 pounds. Diba? May gym na iron cast pa rin yung mga dumbbells. Pero pag pumunta ka sa mga first class gyms, ano na sila? May plastic, may halong plastic na yung mga dumbbells, rubberized. Pero mas mabigat. Tsaka hindi pare-pareho like sa House of Pain. Makakapal, malalaking 10 pounds. So, kung pwedeng kung kaya mo dun, sa kabila yung maliliit, ito medyo kaya mo, pero parang hindi mo matatapos yung set. So, like that. Yun yung disadvantages. Noon, kasi nasanay ka sa isang gym, nalimutan mo, may iba pa palang gym. At pag nasanay ka sa isang gym, ang mangyayari, hindi ka mag-grow. Kasi kung ano lang ang gamit dun, yun lang ang ginagawa mo. May ibang gym na nauhuli na ngayon, to be honest, na wala pa ring machine. It's pure free weights, dumbbells, barbells, and that's it. Meron din namang mga bakal gyms right now, like sa Marlon's na may machine na rin, so maano na rin, mahabol na rin. Pero if you go like sa Snap, at saka sa Anytime, eh talagang maganda. Lahat nandun na. Yun, ang advantages nung isang gym ka lang, nakatipid ka, malapit sa'yo, dun ka na lagi, you make friends. Talagang sasanay ka sa mga gamit, pero yun nga, disadvantages again is hindi ka mag-grow, kasi yun lang ang alam mo eh, dun magaling ka, sa iba hindi ka na magaling. Sa lugar mo lang ikaw magaling, sa iba wala na. Kailangan, we don't stop to grow dapat. Kahit sa gym lang. Kailangan tikman mo lahat ang iba-ibang gym. So, punta sa kabila. Ako kasi right now, iba-ibang gym ako ang pinupuntahan ko na hindi ko pa nare-review kasi busy rin kasi hindi naman lagi nakapagbuhat. Anyways, yan. Ako talaga pag chest day, maraming options. Chest triceps. Bro split ako, alam niyo yan. Like chest triceps, pwede ako sa Dave's. Pwede ako dun sa kapatid ng Marlon, sa Marlon's. House of Pain, Pag-asa.
Yeah, sa pag-asa banda yan. Kaskulados and then Power Lab tapat ng SM North. SM Annex yan. Yan mga chess day. Pag back day ko, RMR. Alam na mga friends yan. Pwede rin sa Kaskulados or Power Lab. Ayan. So, iba-iba. Kasi may gaya ng House of Pain. Maganda yung chess pero medyo kulang yung back. Si Marlon's, may back, may chess, okay lang. 24 hours. Yun yung mga i-consider mo. At saka yung advantages ng different gyms ka every workout mo. Pero sa shoulder legs naman, kahit saan, kasi lahat naman yan magagawa mo. Meron kasi yung tagpo 40 pesos lang yung session, meron ding 30. House of Pain only cost is 30 pesos, hindi masakit. Yung iba 50 talaga standard din sa RMR 90 pesos kasama yung tubig. Maganda yung back doon. I'm not hindi ako nag pa-plug ng ano nasabi ko lang. Pag nag-chess ako sa iba ako, dito ako, pag nagba-back ako, ito ako. Shoulder legs kahit saan. Pero syempre, ang disadvantage nun, magastos kasi per session. Tatapon ka agad ng pera, so dapat sulitin mo yan. Pero mag-grow ka, yun ang advantage, nasasanay ka. Gaining friends, sa iba-ibang gym ka, di makikita ka rin naman ng mga yan if you wanna make friends. Diba? Tsaka masasanay ka sa gamit. Ah, ito, iba to. Pag pumunta ka ng Snap, puro machines. If you love machines, then go there. Like me, I love machines. Pero free weights muna bago machines. Doon ka makakakita ng iba-ibang hindi mo pa nakikita sa bakal gym. Ayan. Yun ang mga advantages and disadvantages ng nasa isang gym ka lang o paiba-iba ka. So it's up to you naman eh. Mahalaga, nagbubuhat ka. Proper workout. Proper rest. Eat big to get big. Supplements pa rin. This is what I use. Alam naman nila yan. So, kung natapos mo yung video ko, sana huwag makalimutan mag-like tsaka mag-subscribe. Again, Fitness Coach Ron here of Team Muscle Darts. Again, I'm offering my service, fitness service for free. Comment lang kayo. PM me. PM lang. Basahin ko yan. Kung may gusto kong i-topic, just let me know. Pag-usapan natin. Yun lang. Fitness Coach Ron here of Team Muscle Darts. Rocks.